Isang maulan at mahangin na umaga po sa inyong lahat. Welcome po ulit dito sa aking cooking vlog. Ang i-share ko po sa inyo ngayong recipe ay ang sizzling tofu. Maraming nagre-request po nito sa akin kasi ang mga kaibigan ko, mga suki na nakakatikim na nitong sizzling tofu, marami po ang nagre-request na gawin ko to. So, samahan niyo po ako at tignan kung paano gawin ang sizzling tofu. Yan po ang ating tofu. Isang buo po siya, then hihiwain siya into cubes. Yan na po ang magiging itsura niya. Nahiwa na siya into cubes. Hiwain po natin ang sibuyas. Maliliit lang po ang hiwa ng sibuyas, pero hindi siya pinong-pinong para hindi siya madurog doon sa pagginisa. Ganyan lang po ang size. Pwede na po yan. Lalagyan po natin siya ng bell pepper. Pwedeng green or red. Hiwain din po natin siya ng maliliit katulad ng sa sibuyas. Yan po. Square-square din siya. Siling pamaksiyo. Pa-slant po ang ating hiwa dito. Ayan. Painitin ng mantika at ilagay po ang tofu na nahiwa na. Dahan-dahan lang po kasi matilang sweet. Dapat po salain niyo siya kasi may nasasama pa rin siyang tubig. Tatalsik po sa mainit na mantika. So, scattered niyo lang para magpunta o madistribute doon sa mantika. Pipirituin niyo po siya hanggang sa pumula. Ayaan niyo lang po siya, huwag niyo muna nga haluin dahil madudurog po yun ito. Paminsan-minsan lang po ang halo para matanggal ang paninikit sa kawali. O ang ating mga ingredients, chopped white onions, red and green bell pepper, siling pamaksiw or siling pari, sliced, mayonnaise, butter, nor liquid seasoning, at hot sauce. A few moments later. Lagay ang butter. Pagtunaw na ang butter, lagay natin ang sibuyas. Igigisa lang natin siya sandali, hindi natin siya kakarami dahil para medyo crunchy pa yung sibuyas. Lagay natin ang bell pepper. At siling pamaksiyo. Pag nagisa na, ilalagay na po natin ang tofu. Pinirito natin kanina pong tofu.
So, haluin lang natin. Ilagay natin ang Nor seasoning. Hot sauce. Depende po sa inyo kung gaano kadami ang hot sauce na gusto nyo. Since meron na siyang sizzling pamaxiw, minsan maanghang yung sizzling pamaxiw, huwag nyo muna kung gano'ng kadamihan para hindi masyado maanghang. Pero pag pangpulutan, anghangan nyo. Depende po sa kakain. Pakuluan lang po natin sandali at isusunod na natin ang mayonnaise. Lalagay na po natin yung mayonnaise. At salt and pepper to taste lang po. Depende po sa inyo kung gaano kadami. Pag natatagaman pa kayo, i-adjust mo na lang po. So, kailangan yung mayonnaise makalong sa doon sa mixture na mabuti para hindi po balantan o maging even yung distribution ng mayonnaise sa mga tofu. Pag natatabangan po kayo, pwede nyong ipangtimpla pa yung more seasoning or dagdagan nyo ng asin. Pag hindi kayo naaanghangan, dagdagan nyo din po ang sandali lang po siya, hindi niyo pwede siyang pagtagalin para hindi madulo. Tikman natin. Para sa akin, ayos na. So, if okay na yung lasa, pwede na natin siyang patayin. At ilagay sa serving plate. Yan po ang version ko na sizzling tofu. So, iba-iba po ang nakikita ko sa internet na o sa YouTube na mga recipe ng sizzling tofu. So, try nyo na po yun sa akin at panigurado po, magugustuhan nyo rin. Kaya po, huwag nyo kakalimutan, please like, share, and subscribe. Pindutin nyo na rin po ang notification bell para po maging updated sa aking mga ilalabas na video. Medyo maulan lang po, kaya po nahihirapan kaming mag-shoot. Kaya hanggang sa susunod po na video, bye!